sarap ng toppings. Tingnan nyo. Napaka-creamy. Magata. Ang sarap. Good evening, everyone! Welcome to Farid's Kitchen TV sa nagbabalik na naman ng inyong lingkod para sa isang recipe na matagal ng request na mga kakitchen natin. Sabi nila, Kuya Farid's, gawin mo na yung bibingkang malagkit sa pandan mo. So this time, mga kakitchen, dahil katatapos ko lang mag-bake, nakita nyo yan, nakagawa na ako ng creamy macaroons, creamy cassava cake, mga orders yan ng kakitchen natin. I-share ko sa inyo kung paano ba gawin yung special bibingkang malagkit sa pandan ni FKTV. So tara na, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin, mga kakitchen. Let's go! Narito na ang mga ingredients sa paggawa ng ating special bibingkang malagkit ng FKTV. Mga kakitchen, ang una nating step, kukuha tayo ng 1 kilo ng ating malagkit. So, 1 kilogram yung gagawin natin. So, nasa 6 na cup yun using tong cup na to. So, ito yung gagamitin ko. Hugasan natin ito. Okay, sa pagtutubig naman natin, ganun din. Kung ilan yung dami ng ating cup, kahit anong cup man yung gamitin nyo, ganun din kadami. So, 1:1. 2. Maglalagay ako at least 1 teaspoon and half kalahati. Okay. So, pag nalagay na natin yung 1 1/2 teaspoon ng ating pandan flavor, may kasama na rin kasing kulay to, yung kulay green. So, set aside natin and then haluin ulit natin, di ba? So, ganito yung magiging tubig ng ating sinaing. Meron siyang pandan flavor, kulay green, and then isa lang na natin, mga kakitchen. So, mga kakitchen, isasalang na natin ito, buksan natin ang ating apoy. Buksan natin yung ating apoy ng medium heat. And then, isasaing natin ito na parang regular na sinaing and then balik tayo kapag naluto na. So, after 10 minutes, mga kakitchen, check natin. So, ayan, di ba? Parang nagsasaing lang tayo nung ating glutinous rice na may pandan flavor. Ang bango niya. Talagang naamoy mo yung lutong probinsya. So, takpan ulit natin. Medyo hinaan na natin yung apoy. And then, balik tayo ulit. Pagluto na siya. So, ayan. Halos naiinin na yung ating malagkit. So, tignan natin yung pagkaluto niya. So, ganito lang dapat yung pagkaluto niya. Hindi siya ganun kalambot. Kasi, lulutuin pa natin to sa gata. So, sakto na to. Wait lang natin mga 2 to 3 minutes habang iniinin pa. Sa amin sa Bulacan yung term na iniinin, yung tipong tinatapos na yung pagluluto ng sinaing. So, takpan ulit natin and then balik tayo maya-maya. I-set aside na natin para medyo mag-cool down na itong ating nilutong malagkit na may pandan flavor. So, ito na yung isinaing natin na 1 kilo ng glutinous rice na may pandan. So, punta tayo sa next step, yung pagluluto ng gata na may asukal. Buksan natin yung apoy. Sa 1 kilogram na glutinous rice or malagkit, gagamit tayo ng 2 lata ng coconut milk or equivalent to 400 ml ng gata. So, sa mga nasa ibang bansa gaya ko, bumili lang kayo ng coconut milk in can
na dalawang lata na may 400 ml na size for 1 kilogram or 6 cups ng glutinous rice. And then, sa mga nasa Pilipinas naman, sa gano tayo sa gata, sukatin nyo na lang din yung measurement, 400 ml. And then, ito, sabi ko sa inyo, diba, yung gata dito, laging ganito pag winter, natutulog. So, teka, ginigising ko ulit. Gising! Actually, yung mismong kakang gata niya talaga, yung nasa ibabaw yung natutulog. Pero yung nasa ilalim, gising yan. Ayan, tignan nyo. Ayun, so may liquid dun sa ilalim. And then simutin natin. O nga pala, mga ka-kitchen, ang isang gata dito is 3,500 Korean won. Nasa 130 pesos. Mga ganun yung equivalent sa peso. Di ba ang mahal? Ilagay natin ang ating pangalawang gata. So ngayon naman, haluin ko lang para tuluyang matunaw yung ating gata. So, ito na yung dalawang lata. Pag medyo na dilute or natunaw na siya, tsaka natin i-add yung ating sugar. Medyo high heat yung ginawa ko, isalin natin ngayon yung ating sugar. Mas mainam kasi na ngayon, matunaw na yung sugar, para pag kumulo siya mamaya, ay mabilis siyang lumapot. Ipapakita ko sa inyo yung texture na kailangan natin para malaman natin kung pwede na natin ilagay yung ating glutinous rice or yung ating sinaing... Ay, nalaglag. Sakit ah. Nalaglag yung takip. Yung ating sinaing na malagkit. So, pakita ko sa inyo kapag kumulo na siya, mga ka-kitchen. So, mga ka-kitchen, ito na yung texture na kailangan natin. So, hindi ko masyadong ma-emphasize ha, pero so, kung makikita mo, medyo malagkit na siya. Medyo hindi na siya ganun ka-liquid masyado yung consistency niya. And then, at this point, iset natin yung ating apoy, medium to low heat. Ayan. And then, ilagay na natin yung ating sinaing na malagkit. So, ito na siya. Medyo nag-cool down na. Haluin lang natin ang haluin at mamaya ipapakita ko sa iyo ang indication kung luto na siya or pwede na natin hanguin yung ating biniko na bibingkang malagkit. And then, meron pa tayong susunod na procedure. Actually, maraming procedure ang paggawa nito. Talagang mahirap at patyagaan. And kung mapapansin nyo, na-absorb na nung ating malagkit yung ating gata at medyo nagmamantika na yung ating nilutong gata at asukal, malalaman nyo na luto na, malapit ng maluto ito kapag yung paghahalo nyo ay unti-unti nang bumibigat at medyo mahirap na siyang biling-bilingin or halu-haluin, iyon yung indikasyon na pwede na natin siyang tigilan dahil ayaw nating ma-overcook yung ating glutinous rice or yung ating malagkit. After 12 minutes na yata ako naghahalo dito, masakit na sa kamay. Bumibigat na yung ating malagkit dahil almost na-absorb na talaga nung bigas or nung ating malagkit yung gata. At yung tinikman ko yung konting bigas natin or yung malagkit natin, almost luto na siya. Ayaw natin na maging malambot siya kasi mamaya isasalang ulit natin to sa oven kapag niluto natin doon or tinoast natin doon yung ating toppings na gagawin. So, ang next step natin dito, bukod sa pagdadarang ng ating dahon ng saging, magluluto naman tayo ng coconut milk condensed at ng ating brown sugar. So, ito mga ka-kitchen, ito na yung aking frozen dahon ng saging na nabibili din dito. Ang 1 kilo niya is nasa 300 pesos. So, idadarang ko lang to sa apoy kasi para mas tumagal yung buhay niya at mas tumibay siya. So, sinukat ko na din siya dito sa aking mga paglalagyan na aluminum pan para pag binake natin. So, nakasukat na yan. Ika-cut ko na lang yung mga excess mamaya. And then, idarang na natin yung ating mga dahon ng saging. So, yan. Kailangan careful ka lang dito kasi medyo mainit kapag hindi ka sanay.
eh talagang mapapasok ka. So mabilisan lang dapat. So ito mga ka-kitchen, magsasali na tayo ng ating niluto na malagkit na may gata. Ayan o, medyo nagko-cool down na siya. Kaya yan kumukunat na. Lagi lang natin dito sa ating mga paglalagyan na may dahon ng saging. And then mag-reserve tayo syempre ng space sa ibabaw para dun sa ating toppings. Diba? Lutuin na natin yung ating topping sa ating bibingka. So dito gagamit tayo ng 1 can ng ating coconut milk ulit. So dito ko na lang din lulutuin dahil halos nagmantika naman na yung gata natin kanina nung niluto natin yung ating malagkit. So okay na yan. Oh, so dahil diluted na ulit yung ating gata, nagising na siya ulit. Maglagay tayo ng 1/2 cup of dark brown sugar. So yan. Tunawin lang natin dyan. Makita nyo, di ba? Kumulay na agad. Actually, talagang malaki din yung naibibigay ng ating brown sugar dun sa flavor ng kahit anong niluluto natin. Malaki yung bagay na naidudulot ng brown sugar. So ngayon maglalagay tayo ng Alaska condensed milk, kaya 1/2 lang yung ating brown sugar. Maglalagay tayo nito to make it creamier at saka mas masarap. So 1/2 lang ng isang lata yung gagamitin natin. So ilagay lang natin dyan. So yung tamis nito sakto lang dahil yung bibingka natin na niluto kanina na malagkit, halos saktong-sakto talaga yung tamis nun. Yung measurement nun, hindi nakakaumay at saktong-sakto lang talaga. So haluin natin. At ito ang medyo matagal talagang lutuin. Dahil ipapakita ko sa inyo yung texture na kailangan natin mamaya dito. So kailangan to lumapot siya talaga ng malapot para ma-achieve natin yung gusto nating texture ng toppings mamaya. So, papakita ko sa inyo mamaya kapag kumukulo na siya. So, mga ka-kitchen, ipapakita ko sa inyo yung indication kung pwede na siyang hanguin. Bukod dun sa texture niya, may technique tayong gagawin. So, kumuha ko ng isang basong tubig. So, malamig to. Maglagay tayo ng konti dito sa ating tubig. At kapag hindi na kumalat, nakita nyo, hindi na kumalat yung ating mixture, ganyan, gaya nyan, diba? Meaning, pwede na siya. So, nakita nyo, diba? Mag-sample ulit ako, ha? Ayun, hindi na siya kumakalat sa tubig. Ayun, so, pwede na siya. So, hanguin na natin yung ating toppings. And then, isali na natin dun sa ating mga ginawang bibingka, 'di ba? Ganyan yung lapot niya. So, haluin natin ulit. And then isali natin dun sa ating mga bibingka. So, ayan mga ka-kitchen, isali na natin ang ating toppings at simulan na natin siyang i-bake. So mga ka-kitchen, na-preheat ko na yung oven ko, 200 degrees Celsius. And then, naka-upper heat lang siya dahil yung ibabaw lang yung itutusta natin. So sinet ko lang siya dahil di ba mga oven, upper, lower. So dito, upper lang. Then isa lang na natin. Maamoy na yung dahon ng saging.
look mga ka-kitchen. Maluluto na ang ating bibingkang malagkit. So mga ka-kitchen, ito na naman yung inaantay ng lahat. Ang tiki man time! So, nagawa na yung ating bibingkang malagkit sa pandan. So, tikman na natin. Actually, itong mga to, hindi ko to lagi natitikman kapag nagbe-bake ako kasi alam ko na yung sukat, alam ko na yung ingredients, and then nag-iiwas tayo sa matamis. So ngayon, tikman na natin yung ating ginawa na special bibingkang malagkit sa pandan. Eto na. So, hindi pa siya masyadong malamig dahil hindi ko na rin maaantay lumamig dahil inaantok na rin ako dahil ang dami ko nang na-bake. So eto na, tikman na natin. Ayun o, ang sarap ng toppings. Toppings pa lang, talagang mananakam ka na. Nakita nyo yan mga ka-kitchen? Di ba? Umuusok pa. Yun, dalaglag pa yung konti. Ang sarap ng toppings. Napaka-creamy. Magata. Ang sarap. Tignan nyo mga ka-kitchen. Kung gaano ka sarap yung toppings, tapos yung dahon ng saging na toast, alam mo yon, yung aroma ng dahon ng saging, napaka-traditional. Talagang parang wala ka sa Korea. So ayan o, hindi pa siya ganun ka lamig kaya hindi pa ganun ka kunat. Pero once na lumamig to, sobrang kunat. Tamang-tama yung texture ng malagkit. Yung coconut, condensed milk, tsaka yung brown sugar sa ibabaw. Saktong-sakto yung tamis. Ang sarap talaga. I-try nyo talaga to dahil maraming proseso pero napakadaling gawin. Walang kahirap-hirap. Grabe. Bukas ng umaga, hindi ko dadamihan yung kain dahil bukas ito yung breakfast ko with matching tea. Di ba? Ang sarap. Isa pa. Tignan nyo mga ka-kitchen. Ang sarap talaga. Lasang-lasa yung pandan, no? Ayun, oh. Wow! Ayan, kung makunat na yung sa gilid niya, oh. Ayan, oh. Mahirap siyang tanggalin. Ito, tara na mga ka-kitchen. Kain na tayo. Mga ka-kitchen, sana may bago na naman kayong natutunan. Tignan nyo naman, saglit, kung gaano kasarap. At kung gaano ka-creamy yung ibabaw niya, depende sa inyo kung gusto niyo pang tostahin yung ibabaw. Pero you must try this recipe. Affordable, madaling gawin, matrabaho lang, pero napakasarap. So kung bago pa lang kayo sa channel ko mga ka-kitchen, don't forget to like, share, and subscribe to Fred's Kitchen TV. At sa Facebook page ko, Fred's Kitchen TV, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik, sa lahat ng sumusuporta, dumadami na tayo, road to 12,000 subscriber na. So sana umabot na tayo ng 20,000 subscriber. Maraming salamat mga ka-kitchen, see you sa susunod na video. Kakain muna ako, pero magtitira ako para bukas ng umaga. Bye-bye!